Mahilig ba kayo sa mitolohiya or mythology in English? Isang Philippine mythology ang mapapanood nyo ngayon. Bagong lahat, gusto kong sabihin na ang babanggitin ng mga buwan dito ay sumisimbolo para sa akin ng mga dakilang tao na may taglay na karunungan galing sa dakilang lumikha at ginamit sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan. Isang pamamahalang hindi makasarili at ang kanyang karunungan ay liwanag. Liwanag, mga kaibigan, yes, sa kanyang nasasakupan. Kaya sila ang mga dakilang tao na maituturing, na bumibihag sa puso at isipan ng kanyang mga nasasakupan. Subalit, may naghaharing uri o elemento ng kasamaan na kumakatawan sa bakunawa at ayaw niya itong magtagumpay. Makain kaya ni bakunawa ang ika-7 buwan? Huwag naman sana. Lagi tayong manalangin sa kataas-taasan at itaguyod lagi ang katotohanan. Naway mas lalong maging maingay ang mga nasa social media sa pagtataguyod ng katotohanan. Ala, panoorin na natin. Huwag na moon eater ang bakunawa at bakit niya kinain ang ating 6 na mga buwan. Ang bakunawa ay ang moon-eating dragon ng ating mitolohiya. Pinaniniwalaang ang pangunahing rason kung bakit mayroong mga eclipses, bagyo at ulan. Ang dragon na ito ay nagka-cast ng malaking shadow sa Filipino culture. Hanggang sa mga araw na ito, siya ay isang serpent-like dragon at ang kilos nito ay binabase sa calendar system ng mga Filipino. Ito rin ay parte sa mga ritual ng mga babaylan. Ayon sa Philippine mythology, isang supreme being o god na kilala natin sa tawag na Bathala ay lumikha ng 7 buwan upang bigyan ng ilaw at i-illuminate ang buong Earth. Isang moon para sa 7 araw sa isang linggo. Tuwing gabi ang mga moons ay lalabas at ilalight up ang buong kalupaan na nagsashine ng sobrang lakas at nagbibigay ng joy at happiness sa mga tao sa ilalim nito. Isang nambuhala at nakakapanindig balahibong serpent-like dragon na pinaniniwala ang galing sa depths of the underworld ay namangha sa kagandahan at radiance ng buwan. Siya ay naging obsessed sa presence ng mga moons at determinado nadong mapasakan niya ang bawat isa sa mga ito. Ang bakunawa ay nilalarawan na mayroong paikot-ikot na buntot at sungay sa ilong nito. Ayon sa mga sinaunang Filipino, ang bakunawa ay isang sea serpent. Ngunit, ang iba naman ay naniniwala na ito ay makikita sa kalangitan o di kaya sa pits of hell. Siya rin ay tinatawag na naga tulad ng mga Hindu deity Buddhist nagas. Ang lakas ng bakunawa ay hindi ma-measure sa kadahilan ng pinaniniwalaan na siya ang may pakana sa mga eclipse, lindol, ulan at iba pang mga natural disasters. Siya ay umahon mula sa katuwigan ng dagat. Ang great beast na ito ay lumipad patungo sa kalangitan at sinimulang lamunin at kainin ang mga buwan. Kinain niya ang 6 sa 7 nating mga moons. Nagdulot ito sa pagkadismaya ng mga tao sa buong mundo. Ngunit, ang mga tao ay hindi nagpadala sa nakakatakot na itsura ng dambuhalang bakunawa at hindi nila hinayaan ang monstrous beast na ito ay gagawin ng kahit na anong gusto niya. Kaya lahat ng tao sa kalupaan upang maipalayo ang monster sa naiwang iisang muna lamang, sila ay nagsimulang magsigawan, hinampas ang tambol ng sobrang lakas, gumawa ng ingay sa kahit na anong paraan, simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Ang mga tao ay nag-unite upang mag-produce ng sound na sobrang lakas sa pagnanais na takutin ang monstrous creature na bakunawa. Habang ang dragon ay ina-approach ang final moon, ang deafening sound na gawa ng mga tao ay naging sobrang lakas na kahit na ang kinakatakutang legendary bakunawa ay mabilis ang umatras papalayo papunta sa kanyang cavern. Nagtago lamang at naghihintay ng isa pang oportunidad upang balikan ang kanyang hindi natapos na plano. Siya ay obsessed sa pag-swallow sa final moon at araw-araw niyang pinapangarap na ito ay mapasakan niya. Habang ito ay nagbibigay ng ilaw pa rin sa kalupaan nang dahil sa pagkawala ng ibang 6 moons, nakuha nito ang atensyon ng Almighty Bathala at napag-desisyonan niyang umaksyon.
Siya'y nagtanim ng bamboo sa surface ng buwan upang mapalayo ang dragon. Kung titignan sa malayo, ang bambong ito ay nag-a-appear bilang dark stain sa buwan. Ngunit, ang bakunawa ay isang determined foe at hindi susuko na makamit ang kanyang kagustuhan. From time to time, ang dragon ay babalik upang i-claim ang kanyang final prize na kainin ang buo at ang final moon. Ngunit, ang sigaw at ingay na gawa ng mga tao ay nagiging unbearable para sa bakunawa na pinupwersa siyang isuka ang buwan. Bago pa man niya ito tuluyang makain at once more magre-retreat sa kanyang lair. Hanggang sa mga araw na ito, ang endless watch para sa bakunawa ay nagpapatuloy during sa lunar eclipses na nangyayari sa ancient Philippines. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala na isang monstrous dragon ay nagtatangkang lamunin ng buwan. Ang pagbisita paminsan-minsan ng colossal na beast na ito ay nagdulot upang ang mga tao sa nakaraan ay gumawa ng malaking mga drums at iba pang mga bagay na nagpo-produce ng sound, sapagkat ayon sa kanila, ang kahinaan ng bakunawa ay malalakas at ng mga sharp noises. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga tao na naniniwala na ang bakunawa ay totoo at isa sa pinakamakapangyarihang godly being na nag-i-exist sa buong mundo.